Naniniwala ako yung pagkamatay ng tatay ko, hindi stroke eh. Namatay yun kasi wala kaming pera. Pinanganak ako sa Bicol, pero nag-iisip na ako lumaki sa probinsya naman ng mama ko sa Bohol. And yung hanap buhay kasi ng tatay ko is pagkakarpentero. Nung hindi niya na kayang magkarpentero, nag-decide yung mama ko na pumunta dito sa Manila para dito maghanap buhay. And napunta kami dito sa squatters area dito sa Dagat-Dagatan. Ang naging hanap buhay ng nanay ko is pagbibendor. And nung high school ako, after ko mag-aral, nagtitinda rin ako bilang takatakboy sa konsignasyon. Nakapag-work ako for 3 months. Nagkataon, minalas-malas na aksidente ako. Nakuryente po ako. Muntik na ako mamatay, maputulan ng paa. After ko po maaksidente, yung tatay ko na stroke, and yun yung naging sanhi ng pagkamatay niya. After niya mailibing, mga 5 days, 1 week lang po na demolish naman yung bahay namin. Oh, yung pag-demolish dito, office, ah. Ang bahay namin hindi ito. Diyan kami sa gitna. Giniba nga. Patay. Sabi ko, patay. Diyos ko, ang anak ko ng anak. Umabong pang anak. Paano naman ito? Wala na naman tayo bahay nito. Bilang ano, nasa squatter area, napakahirap talaga yung buhay. Kasi unang-una, nangangamba ka lagi na may demolisyon kasi hindi mo nga pag-aari. I tried na matulog dun sa daan kasi binabantayan namin na baka merong mag-demolish sa lugar namin. Almost 2 years kong ginagawa para mabantayan. Buti na lang, one day, meron akong friend. In-invite niya ako sa isang napakagandang opportunity, which is the front row. Nung una, nagduda din ako, natakot din ako. Wala naman akong ganong halaga para i-start yung ganitong klaseng business. Pero sabi ko nga, kung hindi ko naman susubukan, wala namang mangyayari. Kung wala akong gagawin, walang magbabago sa akin. Sa una, hindi naman naging madali lahat. Kasi unang-una, sinong maniniwala sa akin? So, wala nga akong ganong market. Sabi ko, bahala ka. Kung maganda yung mamabuhay sa'yo, di ganyan. Lumama ka. Ang panalangin ko sa Panginoon, sana lang tayo, swerte. Umabot po ako ng mga ilang buwan bago po ako nakapag-refer pa talaga. And definitely, naaral ko po yung tinatawag po nila na online marketing. And doon po ako nag-grow, doon po ako na nakakapagpasali po ako ng mga hindi ko kakilala na tao. After a month, kumikita na po ako ng 5 figures to 6 figures. So ngayon, kaya ko nang kitain siya. Yung 6 to 7 figure in just 1 week. I start 2011 sa front row. And 2013 po, tumigil na po yung nanay ko sa pagtatrabaho. 2013 po, doon ko rin po na believe yung first car ko sa front row is a Hyundai Accent hatchback. It's a normal car, but sa isang squatter boy, is a dream car. Nakapag-tour din po ako for 7 countries na. Isa sa pinakamasarap din po na nangyari is may mga natutulungan po ako. Halimbawa po yung dati ko pong org, doon po ako natutong gumamit ng computer. So I give back kasi sila po yung tumulong sa amin. Nagtitigil na nga ako sa pag-tinda kasi sabi ng ano nila nito. Huwag ka na tamindan mo kasi nagbibigay naman ako sa iyo eh. Palaki ng palaki ang binibigay niya sa akin. Binibilihan ako nila ng relos ito, itasan na ito. Natuwa nga ako. Grabe ang tuwa ko. Hanggang sa langit ang tuwa ko. Hindi na gano'n. Nagano'n na ang buhay namin. Ngayon, unti-unti na ako nakakaipon para makabili ng bahay at lupa. Nang sa gayon is mailipat ko na yung mama ko sa mas magandang tirahan.